Can I have one? One? Eto na, lagot. Sige po, paano po tayo tatawin tayo? Ito mo mga alakas. Oh. In fairness, be, alam mo dito, be, ano yung salad nila, be? Saran! Oh, you know, it's Tagalog. So, since we're already here, be, subukan na natin mag-food walk. Kung meron tayong matitikman mga pagkain, subukan na natin. Diba? Let's be open to it. Pero ayun, nakita nyo ha, very ano ako. Masunurin ako sa puro protocol. Nakamask ako. Sobrang hirap tumawid dito, be. Ala! Wait. Timing tayo. Tinatawanan nila ako dahil hirap ako tumawid. Nakakaloka. Ah, sabi ko sa iyo eh, masasagasaan tayo sa ginagawa ko dito eh. Gusto ko magpagupit pero nahihirapan ako mag-translate ng papagupit ko, like pwedeng dito lang, dito lang, dito no. Subukan natin. Okay. So subukan natin 'yung magpagupit. Subukan natin. Ito na ako ngayon sa loob ng barber. Bahala na to. Ilaban natin to. 5 minutes later. We will have now our haircut. For my haircut. Let's open this. Actually, manipis na yung buhok ko. Pero nga sabi ko sa inyo, ang goal ko talaga ay makapagpagupit sa lahat ng bansang pupuntahan natin. And we're doing it right now. Oh, you know Tagalog. Yeah, hi. Just trim here and here. No, not no here. Francis Candia. My name. Candia. Yeah. Yeah, that's it. Francis Candia. Okay. All right. Thank you. Okay. So kailangan para tanggalin yung I'm just asking for a trim here and here. Not much here because it's already thin. Trim only here. Just look at that side. Yeah. Like this. Oh, yeah. Just here, not no here. Thank you so much. So, syempre, be, pamintahan muna tayo. Ngingiti-ngiti lang ako, pero kabado na talaga ako. Nickname ko lang pang Stanley. Ayan, practice-practice na ng smile. Para kunyari masaya, be. Diba? Hindi halatang malungkot. Love and fairness, excited ako sa ano kayang kalalabasan ng itsura ko dito. Ayan, so tapos ay
ng ating gupit, be. So ayun, be, tapos na yung ating gupit. Charan. Diba, mukha na bang pakistan? So ngayon, dumaga pa. Facial scrub naman tayo sa kanila. Nag-request ako sa kanya na magpa-scrub din ako kasi ayun yung trend. Yung katabi ko, meron siya facial scrub. Siya din yung facial scrub. So ako rin po facial scrub. Naku, saan kaya galing itong mga basahan na ito? Sino kaya ang mga ginamit ito at kailan kaya ito huling nalabahan? Naku. Aba, parang merong inamoy ako sa basahan na ito. May lalim pala. Napapanood ko lang yung mga ito sa TikTok. Kaya we're gonna get, we're going to experience. Actually, pag-uwi ko rin ng Manila, nagpapalilis din ako ng mukha. Kasi yung changes ng weather, nagba rin nagpapanood. Okay, partner. Aray, skin care. Ano ka ba? Siyempre, pag nagbumumun, di ba kailangan ng ganito? Ay, dito naman ako sa time na kayo na naman yung best friend ko. Camera na naman yung kaibigan ko. Lahat na sabihin ko sa inyo na naman. Ang plano ko magawa-facial ako ba? Ba't pakirandong ko ipapasilya electric kanila ako dito? Ay, ganoon. Ang problema dito may sarili. Bongga ng kuko ni kuya, in fairness, may French tip. Kaya ang kinamot niya. Nihirapan sila sa akin. Kaya kakaiba nung M sa K. Kanyari, 200K. 400M. Hindi nila alam na yung mas marami. Dahan-dahan naman sa pagpahid. Parang iba yung pinapahid mo, ha? Tao yun, at saka yung tao rin ba yung pinahid mo? Anong kailangan kong gawin? Hindi ko alam ito una nilagay niya. Ang tanggal ng maigim na bato. Hindi mo gamit yung bato ko dito dahil lagi naman ako ng scar. Rest your face. At syempre kailangan relax, relax lang. Chill, chill lang. Sabing lang sasakalin ako na yun. Ang patanggal lang bad vibes. Ikumot-kumot sa dapong kamot. So, okay, you can answer your phone. Ayan. Ayun naman. Ay. So, yung na nilagay niya ay Revive Your Skin, pare. Herbal Massage Cream. Pare. Ito, mabango siya, mabango. Mabango siya in fairness. Feeling ko, be, onti nila may yung beauty vlogger na talaga. Experience sa kanila, no? Yung lalaki vain din sa ganito. Kasi sa atin, hindi naman gayto yung mga barbershop. Ako baka sa kanila, ito na yung sagot sa pagkawala ng mga QR code sa pisne. Ewan ko na lang talaga, pag hindi pa rin magsara yung mga pores ko talaga dito. Pag di pa talaga ako kuminis sa kakakuskus ni kuya. Thank you.
mga whitehead at blackheads ko siya. Harawak, sarap ang lamig. Masarap ang pakiramdam niya, labig niya sa mukha, be. May bilang kaya ito ng ilang ikot yung ginagawa. Nahirapas, wala ko ilo. Nonos. Nakakakita na ako, Char. And malamig siya sa mukha, guys, in fairness. Feels cool. Feeling ko may galit talaga to sa bakas at nagyawat sa bisnil ko eh. Amoy, sir. Five minutes later. Hi guys. Hi guys, ito na po yung bago kong mukha ngayon. Just woke up lang po. Ayan po yung pants. Ano kaya palalabasan ng mukha ko nito? So, kapahinga lang tayo, be. Hintay lang natin siyang mag-rest sa mukha natin. Hanggang sa tumigas. Yung natato eh. Papatigas yung natato eh. So, see you later. Alam mo, naisip ko kaya dito, be, yung mga kaibigan ko sila Jess, is the Explorer, kasi sila Soy, sila Kim, si ate ko, anay mo, Jim. Gusto nilang gitong mag-facial eh. Lalo si Jess, gusto niya lang ganitong facial talaga. Ma-experience sa ano, dito sa Pakistan, or dito sa ibang bansa. Kasi, yung mukha niya rin kailangan din ng ano. Hindi, I mean, kailangan niya din ng facial hair niya, ganun. Oo. Iusin yun sa mga may facial hair dito. Tingnan natin, babe, what's gonna happen next. Dahil naramdaman ko meron ang mangyayari, ayan na. Ay, wow, bigla akong naging plato! Kanina plato lang ang tinamaan niya, ngayon mukha ko na. Hindi ko naiintindihan kung plato ba ako dito o kinakarwash nila yung mukha ko, eh. Okay naman yung ano yung esponja niya. Parang kailangan lang ata ng gel. Buti nga esponja, hindi scotch brightening. Medyo masakit sa balat to ah. Okay. Kalmahan lang natin, guys. Kung makapura si Kuya, akala mo naman plato kong punong-puno ng sepo. Pati ko na po, Chor. Mas maganda siguro kung ano, wet wipes, alam mo yun. Kaya bulak. Diyos ko, meron pa siyang inaayos sa gilid. Ano kaya yung gagawin na naman niya? Siya mo. Siguro pa siya nasasaktan ako. Surprise! Ayan po, na-disperse na po. Ayan, sige, dal-dal pa more! Dildal ka pa.
ka na sa China, bro. Parang narap ako sa mata ko. Hindi pa pala tapos, be. Hindi pa tapos. Ayun yun. Ayun. Gusto natin yan. Okay, sirain mo. Okay, ang gigil ka pa. Labas mo lahat ng galit mo dyan. Sige. Ayan. Ayan. Sabi yung bobo. Oh, yes. Oops. Wow. This thing looks better. Wow. Ayaw nga. Fairness. Masakit lang sa mata yung ano, pumasok sa mata ko yung sabon, be. Hindi ko pala tapos, meron. Makeover talaga. Masakit pa talaga sa mata. Iba yung stairs ng pagpapagabit natin dito sa Turkey. Sa Turkey, ba di may paapoy sila dun eh. Pero doon may pa-facial dito. Tanong ba tayo? Meron siya nalagay na magpamada ata to. Buti na namin, meron akong naitago na ano, listahan ng mga tanong. Kitna ka eh. 5 minutes later. So be, that's it. Tapos na yung ating pagpapagupit at pagpapafacial. In fairness, okay naman siya. Masakit lang sa mata talaga nung nalagyan na ng sabon yung mata ko. And namurahan ako dito. Hindi ko lang alam kung mura dito or magkaiba ng price dun sa Peshawar. Kasi sa Peshawar,
500 din yung bayad namin ni Mr. Wright eh. Or sa kanya lang eh, masyado lang siyang nagbibigay ng tip minsan. Oh, dahil ako yung taga-bayad. Tayo na pwede kainit nito. Ayoko kasi kumain-MB ng biryani. Tapos biryani lang eh. Parang ibang kahayop. Okay guys, nalakad na lang ako ito mag-isa. Okay. Meron ako mga gustong itry. Let's try this guys, oh. Di ko alam kung soup siya. Siya, oh. Paano kaya tayo order dito? Can I have one? One? Yala to. Eto na, lagot. One order. Wait, I will translate. Eto ba yung the struggle? Wait. Yala to. Can I have one order? Try natin parinig sa kanya. Hindi ko alam kung marunong magbasa. Can you read? Ayun din. So, cannot be. Okay. Never mind. Hindi na tayo bibili kasi hindi kayo magkaintindihan. Gwapo nun ah. Oh, hirap tumawid. Ponyetas. Gusto ko mag-try ng street food kaso hindi tayo nagkakaintindihan. Paano po yun? Diba? Actually, I'm not really sure kung dito ba ako dumaan kanina. Hindi ko na maalala yung dinaan ako kanina. Sige po, paano po tayo tatawid? Ayan na, pwede tayo tumawid. In fairness, bago ako mag-shot noon, hirap ako tumiming. Kasi parang wala na nagbibigay. Ibang place dito ito mga alahag. Oh. Gusto yan ng mama ko. Actually, gusto ko rin yung mga bato-batong sing-sing eh. Kasi yung papa ko mahilig doon. Alam mo yung kahit patay na yung papa ko, gusto ko siyang bilhan. Tapos nalagay ko lang doon sa kanyang abo. Nalagay ko tabi ng abo niya. At least mayroon ako regalo sa papa ko. Sige, ayan ang traffic dito, be. Laban. Fairness, be. Ang hirap mag-vlog ng ganito, ha. Ito talaga yung real struggle. Kasi, nung unang first time ko, nung first time ko dito sa Pakistan before, it's different. Hindi ganito naman sa ano, eh. Sa Islamabad, di iba, eh. Iba. Tsaka, hindi ko nakagawang ganito mag-solo, mag-isa doon, eh. Mag-isa, mag-solo. Anong problema, Francis? Oh, ito ba yung mga tambayan ng mga tatay dito? Kasi sa gilid-gilid lang sila ng kasada. Tumitingin ako bilang pwede kong kainan ha? Para meron man ako ibang kainan. So, hindi tayo ba sa restaurant sa baba ng aking hotel kung saan ako nagstay. Kung saan ako lagi kumakain. At kung saan kami huling kumain. Aww. Yeah. But anyway, I want this night to be a special day pa din, a night. I want this to be a special night pa din, kahit ano nangyari, kahit ganun pa man, because it's the first day of the new year. Kung masaya akong mag-isa, it's okay, at least masaya ako. Yeah. And I think this should be a reminder for everyone na we should not depend our happiness to another person kasi we cannot rely to others. Like, what will happen next if we rely on them? Okay, mag-order na ako, be. Tipignan na nila ako dito. Hey guys, ito na yung ating dinner. Beef kebab and parata. Yay. Mukha siyang ano, no? Parang Mang Tomas.
you. Kain ako. Buti na lang, be. I'm so used to being alone. Sige, di niya ng mga ano. Nagpapaka-independent. Kaya ko mag-isa. So, tingnan natin, be, yung pagkain nila dito. Yung pagkain kasi nila, pare-pare walang laso talaga eh. Fairness, ang init ng parata. Ayaw pakain, sobrang init. That's good. Fairness, be, alam mo dito, be, ano yung salad nila, be? Charan! Be, sibuyas, kamatis, tsaka cucumber. Salad na yan. Wow.